ang polygraph test nga po ay hindi nga po tinatanggap sa korte, pero ang integridad po ng tao ay dito po masusukat. At mukhang may puppet master dito, sir, na talaga nagko-control sa everyone na huwag magsalita, sir. Magdadaldal kami sa mga ginagawa namin na sinusundan namin, pinutugis namin, sila ang umiiwas. You can run, but you cannot hide. You have to face the music pagdating sa proper forum. I mean proper forum, regulatory body, and then hukuman. Kahapon, mga boss, ay nanumpa na si Romel Aguilar sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Pagadian City District Office. Formal na siyang niya isinampa ang reklamo laban sa pamunuan ng Sambanga del Sur Medical Center. Nakikita niyo ho ngayon sa video. Buong puwersa ho ng Pagadian NBI ay umasiste sa bitag at sa mag-asawang nagre-reklamo. Ngayong araw, ang misis ni Romel na si Genevieve Carillo ay siya na rin ay mismong pasyente ng ospital ang magbibigay ng kanyang salaysay sworn statement sa Pagadian City NBI. Nasa Pagadian, ang aming truth verifier o polygraph machine at examiner, yung operator ho ng truth verifier na sinalubong ito ng Bitag Investigative Team sa Pagadian kaninang umaga. Dumating na ho mga boss. Sa ilalim ngayong hapon sa lie detector test, si Romel Aguilar at ang kanyang misis na si Genevieve Carillo. Ngayon, eto hong si Corporal Wilito Nuena. Kung inyo matatandaan, ay tumanggi ho sumailalim ng polygraph test. Kasalukuyan na sa tanggapan ng PNP Chief ng Pagadian si Lieutenant Colonel Parson Asadil, si Corporal Nuena, at mga investigador ho ng Philippine National Police Internal Affairs Service or IS Regional Office. Inumpisahan ang investigahan ng PNP IS or Internal Affairs Service si Corporal Wilito Nuena. Kaninang alauna ng hapon, natanggap na ng bitag ang sagot mula kay Attorney Dexter Conejos. Hinggil sa letter of request, yan hong letter of request ng bitag ho na ma-interview si Dr. Anatalio Cagampan Jr., Romaline De Castro, at Dr. Delia Pastoriza. Yang hong letter na huyan, may CC copy huyan, yung itong hong tanggapan ho ni DOH Secretary Francisco Duque at yung kanya hong inassign ho rito sa kasong ito na si USEC Leopoldo Vega. At ito ho, tumanggi na rin ho ang mga nabanggit na doktor ng Sambuanga del Sur Medical Center na magpa-interview sa bitag. At sabi nila, sa korte na lamang daw sila sasagot. Una sa lahat, eto ho kasing gobernador nila nagmalaki at naghamon na sinabi niya kung talagang totoo mag-iimbestiga ang bitag, hindi dapat dyan sa Manila, bagkus pumunta ng Pagadian City, at isagawa yung sinasabing investigasyon at hindi puro daw ay salita lang. Kami hoy talagang pinondohan namin to, pinaglaanan namin ang panahon, pinaghandaan ho namin alang-alang ho sa sinasabing challenge or hamon ni Gobernador Victor Yu. Yan sa video na yan, makikita yung pagmamayabang nitong gobernador. At kini-question ata yung sinasabing bakit daw kami nagsasalita lamang na hindi mag-imbestiga kung gusto raw, eh kinakailangan pumunta kami. Ngayon pumunta kami at maglimang araw na pang-anim na ho bukas, ay tumanggi ho. Tumanggi ang kanilang mga doktor at ospital. Tumanggi ho nang nakita na ho nila, tinuluyan na ho namin, naglibot na ho kami pati ng ospital, lahat ho niyan, abay ginawa ho namin yung dapat namin gawin. Nagulat na ho ata itong gobernador, ganun din ho yung buong hong mga nakalampag ho sa ospital. Sa akala ho nila na hindi ho kami pupunta, eh iba ho ang bitag. Ikaw, Gov, alam ko, diha ka lang sa iyong opisina, katago ka man lang siguro. Karon, ayoko na magsasabi kung ano-anong bagay kasi pinagtatawanan ka na. Anong klaseng gobernador ka, anak, ama ka ng probinsya, na bahagang buntot mo? Ikaw ang nagsabing kung gusto ni Ben Tulfo o si bitag, anhiman sila din sa Pagadian, unya mag-imbestiga. Karoon na diha na may sa inyong syudad. Unsa man gihimo nimo? Katago ka siguro sa ilalim ng mesa nimo diha. Hadlok ka man, Gob. O ngayon, ingay ka na. Hindi na kayanan ting si gobernador. Nakita niyo ho yung aming interview sa Zoom pa lang. Na buisit. Nakita ho yung kanyang inasal.
na bahagang buntot yung kanyang tapang nasubukan. Kayo dyan sa Pagadian City, mga residente, kung nakikinig ho kayo, pabor man kayo sa mga ginagawa ho namin o hindi, simple lang ho ang pinakita ho namin. Totoo ho kami pag nag-imbestiga. Pati ho mismo itong mga nagre-reklamo, iniimbestigahan din ho namin. Isasalang namin sila sa polygraph test. Ang siste na bahagang buntot ng Kapitolyo, na bahagang buntot ng kanilang legal, na bahagang buntot ng gobernador, na bahagang buntot ng mga nasa ospital. Kayo dyan sa ospital, doctor, nurses, hindi namin kayo iniinsulto. Huwag kayo magagalit sa amin kung sakaling kami nagsasalita ngayon na parang ang madating, sinasabi ninyo, puro kami satsat. E ngayon na nandyan na kami sa lugar ninyo, kayo naman ngayon, puro kayo tago. Kayo dyan sa mga butante ng Pagadian, sa Ambog del Sur, sa susunod, alam nyo na, nakita nyo yung tamang pamantayan. Hindi ho kami basta-basta tumatanggi sa mga hamon o investigasyon na sinasabing mag-imbestiga. Ang problema ho, sino ba nagtago? Hello, gob. Asa ka naman diha? Give us an update of what's going on kanina hanggang kasalukuyan. Sir Ben, kaninang umaga po, pumunta po tayo sa police station po ng Pagadian City. At doon po, sir, pumunta po tayo sa opisina po ni ng Chief of Police ng Pagadian, si Colonel Asadil. Then para po imbitahan po si Corporal Luena para nga po sa gagawin po natin polygraph test po sa kanya. Agad po siyang pinatawag ni Colonel Asadil. Ilang minuto rin din po, actually, Sir Ben, nakasabay din po na grupo ng BITAG, ang grupo po ng Provincial IAS o Internal Affairs Service ng Zamboanga del Sur. Sila rin po ay gumagawa ng kanilang investigasyon ukol po sa pananakit po ni Corporal Luena. Kaya po, nung panahon po yun, sabay po kami nag-aantay, and then ilang minuto lang po pagdating po ni Corporal Luena. Actually, masaya pa nga po yung mood po ni Colonel Asadin. Pero nung tinanong po na grupo ng BITAG, si Corporal Luena, kung siya po ay willing at handang sumailalim sa polygraph test, medyo nadismaya, Sir Ben, si Corporal Asadil kasi po tumanggi po si Corporal Luena sa ating paanyaya na sumailalim sa polygraph test. Ito na po yung advice sa kanya ng kanyang mga abogado. Siya na po ay haharap na lamang po sa korte at sa proper forum. Well, hindi natin pwedeng pilitin ang isang taong dapat sa ilalim sa polygraph test, kinakailangan voluntaryo. Ang polygraph test, mga boss, hindi ho siya, kumbaga, talagang, kumbaga, ina-admit sa korte bagkos ang polygraph test is testing the integrity, yung integridad ng taong nagsasalita kung nagsasabi ng katotohanan. Anong nakita mo reaksyon niya nung tumanggi itong si Corporal Luena na sumailalim sa polygraph test? Opo, Sir Ben, nakaharap po rin po ang provincial IAS nung kausap po natin si Corporal Luena. Siyempre, sir, nire-respeto po ng IAS ang desisyon ni Corporal Luena. But of course, siyempre, sinasabi nga po ng IAS, ang polygraph test nga po ay hindi nga po tinatanggap sa korte, pero ang integridad po ng tao ay dito po masusukat. Sir Ben, bali ngayon po, kasalukuyan po nakasalam sa polygraph test si Romel. Mm-hmm. Samantalang naman po ang asawa po ni Romel na si Jenny B. Ngayon siya naman po ngayon ay kasalukuyang nasa tanggapan po ng NBI. Mm-hmm. At nagsasagawa po ng kanyang sworn statement. Nag-iimbestigaw mga ngayon sa tanggapan ng PNP sa headquarters Manila dyan, si Nuenya, iniimbestigahan na ba ng IAS? Yes, sir. Nangangalap sila, sir, ng mga impormasyon, lahat po ng mga ebidensya. Actually, Sir Ben, ang provincial IAS ay magre-request din, Sir Ben, ng kopya ng ating interview. Na-interview po natin ng live sa programa po ng Pabasang Subungan si Corporal Luena. Mag-iingili po sila ng kopya ng ating video. Hindi na bago to, Archie, para sa kabatiran ng ibang nakikinig sa atin sa may iba't ibang probinsya sa Pilipinas, na ang IAS pinakikinggan ho, Internal Affairs Service, sa Kampukrami, ang programang pambansang sumbungan. Ang IAS, Internal Affairs Service, sa rehiyon, sa may Zamboanga, isinasagawa ngayon yung sinasabing investigasyon. Naway nakikinig ho sa atin, yung ibang mga kasamahan natin sa media ng pambansang sumbungan, pag kami pinagsusumbungan, gagamitin ho natin yung mga proseso na kinakailangan, dadaan sa tamang proseso. Ano ang dahilan kung bakit nagsulat sila ngayon ng
Ito'y liham official. Papakita natin na para sabihin na hindi na ito tuloy. Ito, sinasabi, the letter was forwarded to the office of Dr. Cagampan this morning. Yan. And then sabi, please be informed that Dr. Cagampan and Zamboanga medical staff declined to give further statements on the issue. They prefer to answer the said issues before the proper venue, regulatory body, or the court. Well, hindi na natin sila masisisi. In fact, Archie, may CC copy. May copy rin ng ating liham na ipinadala sa Provincial Legal Office ng Zamboanga del Sur ang tanggapan ni Secretary Duque. Ganun din ang tanggapan nito, nag-iimbestiga na USEC na si USEC Leopoldo Vega. Alam nila. In fact, tatawag nga't nangako si Leopoldo Vega, tatawag siya rito sa tanggapan ni Cagampan. At yung may rehiyon dyan na also sisilipin na to. Kaya para doon sa mga nakikinig ho sa atin. Baho, pag ang bitagdag trabaho, iikot ho kami sa dapat naming ikutan. Prosesong sinusunod ho namin. Alam mo, Archie, ang nagsabi si USEC. Si USEC, Undersecretary Leopoldo Vega. Na kapag may reklamong ganito, kinakailangan sagutin agad ng nasabing pagamutan or facilidades. At yung mga sinasabing mga yan nangangasiwa dyan. Si Gobernador, hindi ho ang issue rito. Baka sabihin na, wala ho tayong issue kay Gobernador. Si Gobernador kasi masyadong malaki ang bibig, bunganga niyan, sura, ba-ba nito, na maayo lang siguro, saksakan ng ballpen. Daldal ka ng daldal, sasabihin mo, mag-adto mag-imbestiga. Ngayon, nandiyan na kami, nasaan ka na? Oh, Gob, nasaan ka ngayon? Na ngayon. Tahimik ka na lang ba? Nakakabingin tahimik mo ng isang araw. Dal-dal-dal-dal mo. Bahala ka sa buhay mo. Ngayon, anong nga sasabihin mo? Tandaan mo, huhusgahan ka ng mga botante mo. Kung may tiwala pa sa iyo, sasabihin mo, victory? Hindi, defeat. Para sa iyo. Kung sakaling napanood niyo ngayon ang inyong mga doktor na nabanggit ho natin, tumanggi na ho sila. Hindi ho natin pwedeng pilitin. Ikaw, Dr. Cagampan, kumuha ka na ng panyo dyan, sakluban mo na yung bombonan mo dahil sigurado kikintab yan sa pawis. Hindi na, kung saan, nang sabi ko ng araw, kailangan mo ng ernola, alam mo na kung saan mo ilagay yan, gawin mong helmet. Ito naman yung ibang mga doktor, kung talagang nagsasabi kayo, nasa vacation daw si Romalyn De Castro, para nasa bakasyon din, yung itong isang si Arcaraz, at yung isa, naaawa ho kami rito kay Dr. Pastoriza, baka atakihin sa puso. So, hindi ho natin pipilitin. Kayong mga nanonood at sa mga nagsasabi, puro kami daldal, magdadaldal kami sa mga ginagawa namin na sinusundan namin, tinutugis namin, sila ang umiiwas. You can run, but you cannot hide. You have to face the music pagdating sa proper forum. Ano yung proper forum? Regulatory body. And then, hukuman. Ginawa na ho namin sa parte ho ni Romel sa pamamagitan ng pagbigay ng sworn statement. Ayan ho, nag-imbestiga na ng PNP sa parting ito. Ang simpleng reklamo, Archie, na dapat ay sinagot man lang ni Gob at pagkatapos kumilos agad, lumaki ng ganito. Ano sa palagay mo, Archie, ang sinasabi ng iba dyan na interview ni, nakakasama ninyo dyan at ang kala mga agam-agam? Opo. Actually, Sir Ben, tuwing lumalabas kami dito sa hotel namin at umiikot dito sa pagka-DNCD, may ilang mga residente dito na nagbibigay ng suporta sa ginagawa nating investigasyon. Kasi lahat ng mga residente dito sa pagka-DN, they also want to see the truth. Gusto nilang malaman ang katotohanan kung sino talaga, kung nasasabi ba ng totoo si Romel, kung totoo bang nangyari na talagang binugbog siya, pati po ang mga empleyado ng ospital ng Zamboanga, kung totoo bang naranasan ni Romel ang mga pinikwento niya sa atin. They also want, gusto talaga nilang malaman ang katotohanan, Sir Ben. Malalaman lamang ang katotohanan sa pamamagitan ng pagharap ng mga kinaukulan, yung mga sangkot ng mga pangalan na nabanggit, yung mga doktor, na ang kanilang sasabihin, ang panukat dyan ay polygraph test, integrity test. Hindi sila sasang-ayon doon, ibig sabihin may pag-aalinlangan ang kanilang mga sasabihin, kaya baka mahulog sa bitag. Sir Ben, actually dito sa hotel na tinutuluyan natin ng
dito sa Pangadian. Sir Bill, merong mga empleyado ng Zamboanga del Sur Medical Center ang pumupunta sa atin, nakikipag-set ng meeting at gusto nilang magbigay ng reklamo ng mga pahayag tungkol sa pamunuan ng kanilang ospital. Sir Bill, meron din tayong mga ilang mga impormasyon na nakalap na kung sino talaga yung totoong mga tao na dapat manungkulan sa ospital. Pero may binabanggit sila na si Dr. Cagampang daw ay mukhang favorite yata nito ni Governor. Mm-hmm. Eh, sino ba naman hindi favorite yan? Ang inaamoy yung puti, kamisado ni Cagampang kung anong amoy ng utot nitong si Governor Yu. At saka, style nito, ganito. Pa-sample ako. Tingnan mo to, ha? Narinig mo yung paghigop ko? Oh. Ah, as in, yes. Iba yun. Sip-sip, higop. Mm-mm. Poso Negro ng tingin ko rin kay Cagampan. As in, yung taga-sip-sip na ng dumi sa Poso Negro. Dr. Cagampan, hindi ka namin tinatabla. Simple lamang, kasi kung nagpa-interview ka, tatanungin kita, totoo ba, Dr. Cagampan, ikay parang aso pag sinabing, sit! Sit! Roll over! Roll over! Ngayon, sasagilalim ka sa polygraph test at sasabihin mo, hindi totoo yan. Ngayon, paano mo ako sasampa ng libel? Eh, may invitasyon kami sa iyo. Tumanggi kayo. O ngayon, may kaagang-abang agam-agam sa atin, Archie, na posibleng hiniiwasan nila kasi natatakot sila na mahuhulog sila at maglalabasan yung iba pa. Gobernador, kinig ka. Medyo ayus-ayusin mo yung mga taong nilalagay mo, ina-accommodate mo kasi baka hindi karapat-dapat yung mga yan na nilagay mo dyan dahil siguro pinoposte mo lang dahil chuwari-wari-wap, chuwari-wari-wap. Ganun na lang. Kaya ito, nakakaabot na sa amin. Gov, simple lang aming mensahe. Kinante mo kami, inimbita mo kami, tapos tinalikuran mo kami, tapos tinaguan mo kami. Nasaan yung sinasabing paging ama ng probinsya nang ito'y Zamboanga del Sur, ama ng probinsya? Abay, teka muna. Abay, abandonment ang tawag niyan. Mm-hmm. Kung ikay ama, be sure na wala kang ginagawang parental abandonment sa iyong mga anak dyan. Archie, yes, unless sir, at this point, tutukan natin ngayon si Romel ng kasalukuyan nakasalang sa polygraph test. At ako'y curious din kasi sa parting yan, masusukat din ang sinasabing ito naman kung nagsasabi ng totoo si Romel at hindi natin pwedeng sabihin naniniwala tayo sa kanya. Yun lang naman kung masusukat ngayon yung sinasabing kanyang mga sinasabi sa pamamagitan ng polygraph test. Tama? Yeah, tama ka dyan, Sir Ben. Alright. At susunod dyan, pagkatapos niya sa NBI, susunod na ngayon si Genevieve. Yes, sir. Actually, ngayon, Sir Ben, ongoing na, sir, yung kanyang yung pag-interview kanyang ng mga investigador ng NBI, Sir Ben. Tatlong area lang ho ng ospital ang aming pagtatanungan. Una sa lahat, area ho ng ultrasound, delivery room, at saka sa morgue. Simple lang ho yan. Hindi ho pumayag yung ho mga in-charge dyan at hindi ho pumayag sila Cagampan, kaya wala ho tayong may sasagawang pag-iimbestiga. Sana ho rito sa parting ginagawa ho natin, nalimanagan na ho kayo, hindi ho natin sila pwedeng pilitin, sila ho mismo ang ay tumanggi na ma-interview. Ngayon, sir, update ko lang po no, na si Romel po ay kasalukuyan po na nagpo-polygraph na po. Ongoing na po yung polygraph test sa kanya, sir, to check and identify talaga yung integrity at yung totoong nagsasabi ito ng totoo, sir. No? Kasi siya ay very open na tao, mapapansin niyo, sir. Eh, may mga tumanggi, kung narinig niyo nga kanina, is marami nang tumanggi kagaya ng ospital, sir. Kasi una sa lahat, Kung talagang wala kang tinatago, magsasalita kay, you're opening your door, sir. Transparent ka, kumbaga. Ngayon, sir, sa nakikita natin dito, sir, wala nangyayaring pagbubukas ng pinto, ayaw nilang buksan yung pinto. At mukhang may puppet master dito, sir, na talaga nagko-control sa everyone na huwag magsalita, sir. Well, ang nangyari ngayon, ang magpo-polygraph test lamang ay yung mga nagrareklamo, yung mga inarereklamo, tumanggi. Simula kay Corporal Wena. And then, ganun din, yung mga doktor ay ayaw nilang pagbuksan ng klang pinto, tumanggi rin sila. Hindi na natin mapipilit yan.
Kaya hanggang dito na lang ho kami. Abangan nyo ho dahil full episode na ho to. Tatapusin ho natin. Makikita ninyo mga hakbang at mga ginawang aksyon ng Bitag. At mapapanood nyo yan. Dito ho, blow by blow, pinakikita ho namin sa inyo. Higit sa sumbungan, embestigahan, at ano ang reklamo, susolusyonan ng pambansang sumbungan. Bitag.